walang kasing habang panahon ang 5 taong paikipaglaban ni Mary Jane Veloso sa buhay niyang umiikli humahaba. Ang parusang kamatayan sa firing squad ay nabibitin depende sa desisyon ng mga pinunong nagpapalitan ng pakiusap at pagmamatigas ang kaso niya. Pagbitbit at pagpuslit daw ng droga sa bansang Indonesia. Baybay natin ang simula ng wakas ng isang inang ang tanging hangad ay buhayin ang kanyang 2 anak sa malinis na paraan. Bakit nadungisan ang kanyang pangalan at dinala siya sa pinakamalagim na kapalaran? January 10 ay nagbalik si Mary Jane sa Pilipinas at hindi tinapos ang kontrata sa Dubai bilang kasambahay dahil pinagtangkaan siyang halayin ng amo. Hindi siya tinabla ng trauma alang-alang sa mga anak kaya nakumbinsi agad ng recruiter na si Maria Cristina Tintinserio na magtrabaho siya sa Malaysia. April 22, sinamahan siya ni Tintin sa Malaysia pero kumambyo ito at sa Indonesia na lang daw magtrabaho si Mary Jane. Pero pagpasok niya sa Indonesia, April 25, dinakip siya sa bitbit na 2.6 kilograms na heroin na laman ng bagahe ni Tintin na pinadala sa kanya. Niloko ni Tintin ang mga magulang at anak ni Mary Jane sa Nueva Ecija sa pagsabing nasa mabait na amo ito. May 11, nag-text si Mary Jane sa kapatid na si Darling para sabing ito na ang bahalang mag-alaga sa kanyang mga anak dahil nakulong siya. October 4, si Mary Jane ay nasentensyahan sa Sleman District Court sa Indonesia ng life imprisonment. Makalipas ang 1 linggo, ginawang death by firing squad ang sentensya. Mahigit 1 taon ang nakalipas. August 2011, humingi na ng clemency si President Noynoy Aquino para sa Pinay domestic helper. December 2014, ibinasura ng mismong Pangulo ng Indonesia na si Joko Widodo ang lahat ng hiling na iligtas si Mary Jane. February 2015, nakiusap sa 2nd pagkakataon si Pinoy na iurong ang firing squad. Pero nitong March 25, hindi pinagbigyan ng Supreme Court ng Indonesia ang hiling ng kanilang Pangulo para marepaso pa ang kaso ng Pinay. Kaya magkatuwang na sina Pinoy at Vice President Jejomar Binay na nakiusap sa 3rd pagkakataon na huwag munang patayin si Mary Jane. Pero matigas na ang pasya ng Indonesia hanggang sa lumitaw ang recruiter na si Tintin. Kinasuhan siya at idinawit ang isang West African drug syndicate na kailangan tumistigo muna si Mary Jane para madiin ng sindikato. Kaya patuloy na nakabinbin ang pagsalang kay Mary Jane sa tiyak na kamatayan. Hati ang puso ng mamayang Pilipino. May naawa pero wala namang magawa. At may humuhusga sa kanya raw kasing nagawa. Ngunit nagkakaisa ang lahat na ang kilos ng pamahalaan ay kapos para sa mga OFW na limpak-limpak naman ang dolyar na ipinapasok. This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.